Pero syempre, for the meantime naman, tignan naman natin yung susunod na sasali. So again, OBS, Exodus. Isa na namang, isa din tong team na ayaw din magpabaon sa limot eh. Sila yung, parte sila ng OBS, obviously, na obviously na talaga namang matindi ang akit pa rin sa MPL ngayon, sa season 2. Yeah, I mean, yun talaga yung isa sa mga pinaka, ano eh, pinaka magaganda sa side ng Mobile Legends. Like, if yung team mo, kunyari dati kang OBS, tapos lumipat ka, execution, para mga ganun yung nangyayari, you don't really lose out dun sa clan. You're still part of it kahit anong mangyari. Pero wag na natin patagalin to eh. Kanina na udlot mga kaibigan, pero ipasok natin to sa draft. Ayan, pasok tayo sa draft. Weather White Ravens versus OBS. Actually, ang bilis mo draft. So, nakuha na nila. Hariel, nilock in yung Limord. Naku, Limord composition sa kaliwa, my friends. With the Angela. Magandang panoodin to. Naku, si Burning nandito. Uy, si Burning, nasa ano naman, nasa kanan, locking it in. Medyo magandang labanan to, mga kaibigan. Shemi-shemi. Shemi-shemi. Si paano mo pronounce yung Shemi-shemi? Shemi-shemi. Templar with a poor... Templar with a poor poor day. Ayos ba yun? May kaibigan kami ganun eh. Kaibigan. Oy. Pero still, it is what it is, mga kaibigan. The drafting is now done. We're just waiting for the game to start, mga kaibigan. Sino ba ang iniisip nyo lamang dito in terms of draft? Ilagay nyo sa chat. Babasahin namin yan mamaya-maya. Si Aldous kasi sa kanan, solid na pick yan, di ba? Hindi ko alam paano nakalusot dito sa Omedo White Raven. Pero nakuha nila, ang dami naman sa kaliwa. Tama ka naman. Leomord Angela. Paano parang magpapatayin? Parang tayo dito eh. Feeling ko din space, eh. Ang laki ng space eh. Parang feeling ko din eh. Tapos basahin mo lang ng ganyan eh. Ayan, no? So, maganda ang pinakita dito na draft ng Omedo White Ravens. Medyo alagain nga lang yung Leon Ward again. Alagain. Medyo kailangan tumagal ng laro para mapaganda yung laban para sa kanila. Ang ano naman, ang problema sa kanan OBS Exodus, kayang-kaya nilang mag-gank agad level 4. Gushon, Aldous, insta-kill. Yeah. And yun talaga, I mean, in terms of drafting dito, I do think mga kaibigan, no, OBS Exodus and UW, parang balance yun sa kanila. These are the MPL picks and bans na nakikita natin usually. And they, I think they follow talaga yung meta natin. Because some of the teams, mga kaibigan, na nakita natin dito, they have a twist of their own sa kanilang mga drafting. Like, nakakita tayo, mga kaibigan, ng Alokar dito. Noong first day yun. Nakita tayo ng Alokard. Hindi natin alam, mga kaibigan, kung anong nangyari, pero... Nabaliktad lang sila. And I think Mobile Legends, ganun yung selling point niya. Yeah. Although some of the heroes don't really get into the meta, but as long as you have the proper strategy to back it up, you'll do fine. And nagiging masaya pa rin maglaro. Kahit na medyo off meta yung pick mo, usually, doon natin nakikita yung mga talagang magagandang laban eh. Mga off-meta pick na, bakit nila pinick yun? Yung Digi. Yung Digi kanina, kita mo. At ayun na nga mga kaibigan. Huwag natin patagalin to, parang Rockheart. Let's head into a game at let's head into a game mamaya ng konti. At shoutout nga pala mga kaibigan sa ating madam, si Ricky Kiyapon. Miss si Rico PH. Rico PH na sa chat ngayon. Si Rico Hello. So, let's go into the game. Ito na nga mga kaibigan. Last match for day. Game 1. With the White Ravens versus OBS Exodus. Simulan na ang laban. Top lane, four man focus dito para sa aking tropa sa kanan. Siyempre, with the White Ravens, let's run him down. Ladies and gents, Hariel on the Leon Ward, Michi on the famous Bufford on the Cho, Yak on Angela, and Yanyan on that Harley. For the side of both Exodus dito, it's Kamatis on that Akai, Burning on the Kagura, Ken as the Grok, and Aldo, mga kaibigan, Gushon, hindi natin makita kung ano pangalan nila dito, pero okay lang yan, mga kaibigan. Wala. Pagka nadaanan natin, gagawin natin yan. Bakit hindi? Yan ang pinapangako namin sa inyo. Exactly. Of course, with the White Ravens, kailangan alagaan nila yung Leomord pick na to. Si Leomord pick na to, ito yung magiging tipo ng weapon nila. Ito yung baril nila mamaya. Kailangan lagyan nila ng bala, lagyan nila ng items, alam enough mo na, gold. Napaka-importante ng baril dito sa Mobile Legends. Tama. Kasi beng-beng. Ano ba? Si Templar yung Gushon. Oh. Si Templar yung Gushon. At si Semi-Semi, yung Aldo. Exactly. Sa baba. Nagawa ko kahit wala.
Yan si Butters. Of course, mga kaibigan, pumapwersa naman ang Umidor Cravit. Kahit sila dapat, yung composition na dapat nagpo-form, pressure pa rin sila all around pressure, the map. Tama importante yun. Dun. Sobrang importante ng pressure. The clear wave is there, mga kaibigan. It's almost 2 minutes into the game. Everyone is rushing to their level 4. They want their ultis. They want to fight, mga kaibigan. At medyo nagkaliitan tayo na screen dito, but it won't really matter. Yep. Ayun si Buford, mga kaibigan. With the Jeet Kune Do, sinapak yung lupa, mga kaibigan. Tumalon yung dalawa, pero walang follow-up. Yep, and of course, four-man focus pa rin sa top lane. Umayda, Ops Exodus rather, nakapalaban na si Cho. Si Buford. Buford has Buford. The Angela, though. Okay, si Buford, mga kaibigan. Si Buford ay buhay. Si Yak dito, mga kaibigan. Yak! Yak! Iiyak! Isira. Mamaya, wala mangyayari. Wala pang iiyak sa ngayon. Of course, Umayda White Ravens. Sa baba, nakakasuntukan yung ano, Aldo. Oh my god, nagkakasuntukan sila doon sa okay ay, lang, de, medyo healthy pa naman healthy, so healthy, yung healthy HP bar naman saktong-sakto lang. Mm-hmm. And sa ngayon, play safe lang ang Umayda White Sabi Ravens. Sabi ni Kuya Lars Kevin Danzalan Parinias, mga kaibigan, sino panalo sa AE at NL? NL 2-0 napakabilis. NL lang malakas. Oo, nabigyan ng sarili nilang medicine and nabigyan. Of course, durog daw. Sabi kids, durog. Oh. Grabe naman, di talo. Durog ang AE. So ngayon, sa laban naman na ito, medyo even tayo ah. Walang nagkakalamangan masyado sa gold. Hindi ganun kalaki ang lamang. Doxek Harrell, hinahunting sa top lane. Pwede sila mag-commit doon kung tumama yung power of nature. Eh hindi. Eh di na natin tinuloy. Smart move coming out from Obsexus dito. Pero lumalaban sila, mga kaibigan. Kamatis nandun sa may gilid. And nagkakaipitan na sila dito, mga kaibigan. Si Templar dito pumasok with the damage output. Fairly healthy pa siya dito, mga kaibigan. Nahuli ng Harley, mga bestie. Etong isang tao, si Ken, mga kaibigan. Doon sa may kabila. Pero dito nagkakabulan pa sila. Templar, mga kaibigan. Try to get a kill of his own. He won't... He won't miss the chance kasi nakuha niya, mga kaibigan, dito si Leomord. Nag-overextend yata ang Umayda White Ravens sa top lane. Siyempre, kukuha nila yung tower, yung turret sa baba, pero Si Pong nakuha, si Pong. Oo, si Pong. Pong, si Pagong. Oh, nandun naman sa taas ng mapa, easy turtle, walang resistance from the Umayda White Ravens. Siyempre, medyo napasama kasi ng posisyon. Umoverextend, wala na yung Phantom Steed ni Leomord. Kaya naging mas madali para sa Ops Exodus na mag-overtake doon sa laban na yun. Phantom Steed yung tawag doon. Phantom Steed. Hindi naman iba. Mukhang Mumu. Hindi naman. Mukhang normal na Yoka ba lang naman yun. Oo. Eh. Ano ang pangalan ng kabayong yun? Ano? Barbiel. Si Leomord at si Barbiel. Mga kaibigan. Ang bigat eh, no? Anyway, Umayda White Ravens, syempre, bumabawi pa rin. Hindi sila sobrang lugi. Kahit na dapat, sa puntong ito, dapat sila yung lugi. Kasi early game, team composition ginawa ng Ops Exodus eh. So far, good job to Umayda White Ravens for keeping it up. Top lane din, pin pressure. Mid lane naman, ang labit pero, uy, si Ariel napasama! He's under turret right now, under! Oy, and they're fighting. Ito na yung Yoko Bobs na sinasabi mo. Makakatakas siya dahil doon. And, wow. Kahit dalawa lang sila doon, na-defend nila Burning at Kamatis yung laban na yun. Hindi sila pwede mag-stay talaga doon for the commit. At the same time, mga kaibigan, madaming crowd control dito sa may taas. If ever they be caught, they're caught, rather, on that point or the tower na nasa ilalim sila lahat, mga kaibigan, tumataas yung damage yung tower. So, ibig sabihin, kahit kaano ka pakakunat, tutumba ka rin sa tower. Tama kahit anong yun. Mangyari. Again, Umayda White Ravens naman. Safe na safe sa top lane. Again, pressure ng Obs! Nasa taas! Ubos! Yak! Of course, wala ka ng backup ngayon, Mr. Harriet. He goes down. Umikot pa! Patay na, inikutan pa, mga kaibigan! Pinatalsik yung bangkay mga kaibigan. Pero eto, nanlalaban mga kaibigan si Kuya Buford natin. Pero kung hindi umikot si Akai doon, pakiramdam ko, isa pang kill yun eh. Feeling ko din eh. Way too late again. Sa top lane, napasama na ang Umayda White Ravens. Nakabawi kaya sa ibang parte ng mapa. Looks like hindi. Mag-aabang. Obs Exodus. Mahuli si Buford! Sabog si Buford, men! Putok hanggang batok. And syempre, Umayda White Ravens. Hindi sila aggressive for the meantime because again, yan. Walang backup masyado. Michi do. Parang feeling niya, ready siya lumaban eh. Ready siya lumaban, mga kaibigan. At sabi ni Princess Lady dito, shoutout sa mahal ko, Kim Obenya. Ako, Deadly Magic onto Komatis. It's not gonna be enough, ladies and gentlemen. Michi, kinuha ang shielding ni Angela. Looks like mapapasakay. And makaka-disengage naman ang Umayda White Ravens. Kahit sinubukan nila, again, yan. Kulang pa yung bawas niya. Kahit may Deadly Magic,
to kill off Kamatis. Alam mo, Min, yung Angel doon, napakaganda ng call na ginawa niya. But at the same time, nasa harapan na lang siya. And that shouldn't have been engaged coming out from the Ravens. Totoo yan. Kasi unang-una, you don't have the numbers. Lamang ang obstacle doon sa numbers. At the same time, in terms of items, they have a 2K net worth lead. So, ibig sabihin, that is one item to two items na mas mataas sa inyo. Tama. And again, kayang-kaya lumaban ng Ops Exodus dito. They go for the ultimate from Shemi. And Kon, ito na, si Yak pala ang target. Akala nyo si Choke, ano si ito ano, Hagel, hindi. Oh, hindi. Hindi natuloy UFO-sapan. UFO-sapan, napatigil. Nakita nila, ang dami palang umay the White Ravens dito sa mid lane. Tatalunin sila ni Michi, ang pero ganda, siya si ang babagsak. Si Yak, mga kaibigan, naipit dun sa may gitna inikuta ni Kamatis, mga kaibigan. CGI Kamatis. CGI Kamatis. Buford, mayroong gusto bang may gustong patunayan dito sa mid lane. Apat na miyembro ng Ops Exodus naghahanap ng target. Hariel, iiwas sa payong. Pasok naman ni Templar. O, di tinamaan ng ano, di tinamaan ng yep. Dagger. Dagger yun, di ba? Dagger's gonna be dagger missing. Yun. Okay. Exactly. And Gwen, okay. Turret naman, para. Ano ang dagger sa Tagalog? Chilkut. Yun na lang. Kuchilyo, di ba, syempre. Ano yun? Di ba, same lang ba as knife yun? Singin ko. Paramdam ko. Feeling ko din. English tawagin lessons. Tawagin na natin itong isa tong kalasag. Kalasag! Hindi, grabe ano talaga si Terz? Kalasag, alam ko. Armor. Armor yun. Oh, ikaw talaga, Terz. Ano yun? Panundot, okay. Oh, guys, oh, ano daw ang ano? Oh, panundot. Oh, panundot ang alam. Nagsabi, okay. Sa mga gusto mag-correct sa amin, okay lang. Okay lang, sige. Ilagay nyo dyan. Ano ang Tagalog ng dagger? Hindi niya sibat. Alam ko, sibat spear. Spear, oh. So, top lane naman, Shemi, syempre. Kuha pa rin ng easy turret, walang resistance galing. So may the White Ravens, mukhang nagpa-play safe na talaga. Ayaw nang lumabas, ayaw na magpakita ng tropa natin sa Azul. At yung mga pulahan naman, maghahunting na ng objective, mukhang mapapababa sa Lord. So mga kaibigan, sa mga bago nuo dyan, we do have a 3-minute delay just to avoid yung stream snipe. So syempre, paramdam nyo, nakikita nyo yung mga player na nanonood dyan. Oh, iba yun. Iba yun. Iba kasi yun. Meron 3-minute delay tayo. And 3 minutes sa ML, napakalaking bagay na. Oo, ang dami nang pwede mangyari. Na reverse sweep ka na ng, ng no limit sa ganung ano. Oh, na reverse sweep ka na nun. Ganun talaga yun ang pinakamangyari. Pero eto, the Lord mga kaibigan, si Buford nahuli dito. Naku, the stunts are there. Nagkabatuan na mga kaibigan. Kagura will get that kill. Nahuli si Yangen mga kaibigan. San siya tatakbo dito? Wala ata siyang hat-trick. Sinusubukan siya i-burst. Kagura mga kaibigan, nandun si Semi-Semi sa likod. Oh my goodness, the damage coming out from that Aldo. Man, ang hirap na si Yak dun, mga one hit. Oo, oh, okay. Grabe. No, Free Lord. Free Lord. Alam mo kanina si Lord nagka-assist pa doon kay Buford. Mm. sinapak ni Lord ni Buford. Sabi niya, isa kang makasalanan. Of course, easy killing here for Ops Exodus. Hindi naabot. Umay the White Ravens kahit gusto man nilang kumuntes. Dahil doon, ang gold lead ngayon ng Ops, halos 7,000, almost 8K. And parang kaya nilang tapusin to kung sakaling maganda posisyon. This Lord gonna be very important later on. Bottom lane also pushing for the red. At ito mga kaibigan, Ops Exodus dito, they want to end this game as quick as possible. They're actually grouping up on the Lord mga kaibigan. They will use this momentum to break the towers. Pero dito mga kaibigan, they will just get the jungle buff first, put it on the damage dealer, then amplify his damage for some percent din. And pigilan mo din lumabas yung Obey the White Raven galing sa base nila para talagang sobra na ang lamang sa gold. Mm-hmm. Pero so far, looks like Lord not gonna be enough. Level 1 lang naman yan, wala naman problema. Talagang out muna yan. Bottom lane naman, ang susunod, the point of contention dito para sa mga pula nating tropa, Ops, Exodus, and they have the minions. Resistance kaya ang Uwe the White Ravens? Yun ang tanong. I don't really think that they can. They want to, but they can't. Oo, sayang. Yun yung pinaka-issue dito ngayon. Na Ops, Exodus, they will just try to stop yung pushing na ginagawa dito ng Ops, Exodus. Pero alam mo yung Ops Exodus dito, they want to end this game right now, mga kaibigan. Wild charge, ito mga na. Kaibigan. Sinapak niya yung tower ng ulo niya. Ang hirap nun. Mahapdi si yun. Si Buford, nasa gitna ng lahat. Naku po, nakahuli na siya dito. And I think this is, nabuhay pa si Buford. Nabuhay pa, si Burning lang ang bumagsak sa laban na yun. Of course, top lane, Shemi, 1v2. Kayang-kaya naman, mga kaibigan. May Angela pa yung partida. Of course, medyo mapapa-atras ata ang Ops Exodus dito. Kuha muna daw ng buff, sabi nila. Bakit may ibang meta yung ano natin? Yung weeknight showdown natin. Bakit parang may mga support na lumalabas dito? Oo nga, no? Ibang-iba, no? Ibang-iba. Kanina, Diggy. Pasok nga pasok, gamit ni Chico. Mm. Ngayon naman, gamit naman ni Yak, Angela. Of course, napaka-effective naman sana nito kung sakali. Pero hindi pa nila na-pull off yung magandang Leomord-Angela combo dive na gusto nating makita.
Ito na mga kaibigan na medyo led tagi. Ang Ravens dito. Led tagi talaga. Tagi-led. Mabor. Tagi-led mga kaibigan. Kaka sa mga blue-sided team na to. And of course, Templar naman medyo nakakatakot na din. Parang feeling ko, dahil sa buff na yan, kayang-kaya din yung ano, sumabak sa laban. And because of the itemization as well. Sabi mo nga, kanina 2K, isang item ahead. Now, ilan na ba ang lamang nila, di ba? So, 8,000 gold lead para sa mga Obs Exodus. Kaya-kaya nilang pumush sa baba. Mm. Kasi hanggat hindi pa nabasag yung throne na yan, hindi pa tapos ang laban. Pwede pa silang mabaliktad kung sakali. May ma-pick off na isa. Ilang seconds yun? 30 seconds. Ayun, punyal, tama. Punyal. Whoa! Holy! Balaraw o punyal. Di maganda natin yun, alam. Maganda. Di natin alam. Ganda bahala na kayo kung ano gusto nyo gamitin. Salamat. Salamat sa maraming information salamat. Na yun. Maraming salamat sa inyo. Isa kayong... Kenyo. Kaya talagang dapat, mga kaibigan, ito yung ano eh. Ito yung conclusion ko dyan. Oo. Huwag talaga tanggalin yung Filipino subject. Tama! Kasi hindi pwede. Kasi may mga tulad naming mangmang. Oo. Kailangan kailangan maging henyo kayo sa Pilipino. Kunay daw. Kunay! Alam ko pa, ano yun eh. Japanese ata yun eh. English. Iba yun. Pero for the meantime, Obs Exodus, lalabas sa gitna ka, Matis dives in, hurricane dance sa wala. And yan ang isa na namang ultimate, isang importanteng ultimate na wala. Hindi ko alam kung ano ginagawa ng Obs dito. Tignan mo yung creeps nandun sa may taas. Lumalaban sila. Oo, bakit? So, subukan lang siguro, sinubok nilang makakukuha ng isa. Kasi pag nabawasan ng isa itong Umedoid Ravens, mas mahirap sila si mag-defend. O si Kuya Buford, laban dito. Sabi niya, sige, may shield ako dito. Baala na kayo. Oo, of course. Abangan natin kung ano ba talaga ang play here for Obs Exodus bottom lane. Medyo pumupush. Nilalabas na ni Leomord ang kanyang kapangyarihan sa bot lane. Okay. Wala namang pumupunta. Pero, again, bakit nila pina-farm itong Leomord na to? Yun ang tanong. Tama yung ginagawa ng Obs Exodus dito. Kasi ayaw din nila labanan ng hindi safe yung Umeda White Ravens. Ang gusto nila dito, makuha muna yung Lord, tsaka yep. Sila lalaban next. And I do think na they're just pressuring na hindi na makalabas dito ng base etong Umeda White Ravens. At sinosolo, mga kaibigan, ni Semi dito yung level 2 Lord. Papakitaan ako ni Semi kung paano ba mag-solo ng Lord. Siyempre, kitang-kita naman nito ngayon ng Umeda White Ravens, Buford, huwag susubok mag-style in. 20% HP on the Lord. Will it be enough? Dokamatis, nag-Hurricane Dance na. Hariel, nag-Phantom Steed with Angela. Tumulong, mga kaibigan, yung Lord dito. Umikot bigla. Watch me whip, watch me nainay. Nandun si Michi sa likod, mga kaibigan. Pero nahuli yung Harley dito. Sinapak, kinutongan, binatukan lahat na, mga kaibigan. Sino kaya makakuha ng Lord dito? And the Lord! Oh my God! They steal it! Pero walang ibig sabihin yan. Kung hindi kayo mabubuhay lahat dito, Semi, we'll get a kill on Leomord. And nagtatakbuhan na, mga kaibigan, si Angela dito ang naipit sa gitna. Tamos as well, mga kaibigan. Hinabol sila ng dalawang tank dito. Dalawang brusko. Eto, naku po, hinarangan, mga kaibigan. Michi! Pero napausod lang. And Michi, well, no. Might actually go down right you now. Base! And si Ando, you mga kaibigan, nandun sa may harap. Gusto niya natapusin to. At eto, mga kaibigan, tignan natin dito, Semi. Can he go for the win, mga kaibigan? Kinulang ata, let mga kaibigan. Lord dito, mga kaibigan. Lumabas, tumutulong, mga kaibigan. Kinsa kung may the White Ravens. My goodness, mga bestie. Alakan. Oy, lumipad. Michi goes down. Grabe si Semi talaga. Pumupush, pusher na. Killer pa. Oo. Lumipad sa top lane dahil too late na nga daw. Muntikan pa niya makuha yung throne kung may isa o dalawang minion lang na naiwan doon para mag-defend. Ang hirap, mga kaibigan, ang nangyayari dito for the Umeda White Ravens, pero they are trying their best to stall the game. They are trying their best, mga kaibigan, to win this game. They got the Lord. That is a step in the right direction, mga kaibigan. Obs Exodus dito. They need to go back to the drawing board. Yeah, napaka-importating steal na nakuha ng Umeda White Ravens yun, or else yung creeps nila naka-buff na, tapos mas mahihirapan pa sila mag-push out. That could have been the game if they gave it away. Looks like Obs Exodus mag-hunting this time around. Matagal pa yung susunod na Lord. So, kung stall lang ang labanan, kaya pa ng Umeda White Ravens. Kaya talaga, pero kailangan nilang bantayan yung mga moves dito ng Obs Exodus. I think Obs Exodus dito, just one major pick-off. Matatapos na nila tong game na to. Oh, feeling ko din eh. Kasi again, 4v5 for 30 seconds, madaming pwedeng mangyari kung sakaling mangyari yun. And of course, Umeda White Ravens na safe lang sa base while the rest of Obs Exodus, kape-kape muna sa gilid, camping-camping muna. Since may mga damo-damo naman dito, mag-set up na tayo ng tent at maghanap tayo ng Umeda White Ravens, mga ibon na lumilipad. At ito na, mga kaibigan, medyo ang Obs Exodus dito, they're trying their best to actually pressure all lanes at the same time.
they're trying their best to separate Omeda White Ravens dito. Kapag nagawa nila yun, they might just go for the burst pick of na ginagawa nila kanina pa. Habang naging na tayo, Dagger daw is balisong, sabi ng ibang tao din. So, hindi ko alam kung totoo ba yun. Masyado na madami. Masyado na madami. Ayan, description. Sinagabi ko sa inyo, dapat... dapat talaga. Galing sa teacher dapat. Sinicentralize yan. Tatanungin ko teacher ko. Mamaya. So, for the meantime though, Omeda White Ravens, mukhang mag-ult na si Aldous. Kitang-kita, nasan sila? Lahat pala naka-focus sa top lane. Gagawa ng play sa bottom lane though. Gumagawa lang sila mga play dito, mga kaibigan. Si Michi nahuli. They're trying to push him in. Doon sa may wall, mga kaibigan. To the window, to the wall. Aldous will get the kill. Pero nagkakatumba na sila dito, mga kaibigan. Kamatis will go down next. Ken, naipit siya doon sa tower. And the tower hits will actually take him down. At ito na, mga kaibigan, si Gashon. Pero sinusubukan na nila, mga kaibigan. Tapusin to, Lianyan going in with the deadly magic with the poker clicks. Just trying to throw out everyone, mga kaibigan. Nahuli! Sa stun! Lianyan with the hat trick, mga kaibigan. Makatakbo siya dito. Tingnan natin, mga kaibigan, kumatapos mo nila ito. Buford, mga kaibigan, tinatapos. Tapos mga bestie, Phantom Steed, Si Barbiel! Takbo, Barbiel, takbo! Takbo, ayun na, hinakabol na. Although may immortality yung Aldous na to, he will be able to get out. And top lane. Hindi pa tayo tapos, mga kaibigan. Hindi pa sumusuko. 5 seconds go. Ayaw na easy ka lang. Top lane, of course. Kayang-kaya pa ma-defend. Although, bumagsak yung turret lane. Napaka-immortality yung inhibitor turret. Meaning, mas mabilis yung daloy ng minion sa top lane ngayon. Mas mahirap i-defend against Omeda White Ravens. Si Kamatis namatay din eh. Inipit niya si Michi. Tapos namatay din siya. Yung tower hits din talaga para mag-code yung dumali sa kanya doon. Although tinamahan siya ng dalawa, pero that is still Lord, 2 tower hits. Hapdi nun. Mahapdi ba rin yan? At this point of the game, every damage counts kasi bawat damage hindi mo ma-recover. Laban agad kung laban. So Omeda White Ravens, depensa pa rin. Etong Obs Exodus camping na naman. Level 3. Level 3, let's go. Ito na, ito mga kaibigan. Level 3, Lord. Tumaas yung kumpiyansa, mga kaibigan, Omeda White Ravens dito. Ito. Tumaas ang kumpiyansa nila kahit paano. Totoo yun. Again, Omeda White Ravens, kaya siguro nilang lumaban. Immortality pa rin kay Bufford. Hindi pa rin napaproc. Of course, nagsisimula na mga bakbakan. Kalahating HP lang yung Lord na to. Si Bufford White, mga kaibigan. Kamatis! Umiikot-ikot. Hariel has the Angela. Has Barbiel. Pero looks like iba ang nilalaban nila, mga kaibigan, dito sa base. Si Michi na iwan! Kinutongan, mga kaibigan, si Bufford dito, nasa gitna na lahat. Burning will be the one to be taken down, mga kaibigan. Kagura dito, tumba agad, mga bestie. Pero eto si Ken, sinusubukan lumaban, Power of Nature, wala nakadamage-damage ngayon. Semi trying to take down everyone na makita niya. Pero nagde-def yung dalawa doon, mga kaibigan. Sabi sila, they need to make this count. This is the play that they're waiting for. And grabe, ginawa ng Gusion John. Ang daming tinamaan ng mga itak, mga kaibigan. Pero sige lang, laban lang. Eto na, mga kaibigan, the 3-man knockup. Tingnan natin dito kung matatapos nila to. Mitchie will go down. And Gusion will actually go down, but he does have the immortality. Pwede nila tapusin to, mga bestie. Pero ito, Yatch, sinusubukan niya tapusin, mga kaibigan. Si Ken, mga bestie, sinasapak. Ito na. Sinasapak na, mga kaibigan. Yung throw. Ayun na. And Obs Exodus will get this win. Grabe, ang tindi ng Obs Exodus dun. As in, kita mo yung effort nila Hariel na lumaban, na mag-push in, na i-compress sila as much as possible para ma-AOE damage, pero hindi sapat. Okay, damage-wise, I think na ang kulang ng Obs Exodus doon is yung pinaka-AOE damage. Sige, si Burning meron, si Ken meron in the early stages of the game. Oo. Pero nung nawala na si Ken sa sirkulasyon, at naging tank na lang talaga siya, wala nang silbi yung Power of Nature. Totoo. Wild Charge na lang yung meron siya. Nawala yung factor na yun. Kaya medyo naging mas mahirap para i-close out yung laro. Oo. For the meantime, tumaas naman yung power ni Hariel sana doon. And again, kita mo naman, laging pasok yung Phantom Steed sana. Sa dulong yon hindi sila namatay, hindi sila na-wipe out, lumalaban pa rin sila hanggang sa huling hininga. Yung push na lang talaga ang nagka-problema. Yung push lang talaga nila, mga bestie, at nagawa din dito ng Omeda White Ravens na steal yung second lord. Laki nun. That could have been the nail in the coffin for them, but they actually stalled the game. And good efforts coming out from them. Siyempre, Omeda White Ravens, they can still take this into a game 3. Tingin ko din. Hindi pa tapos ang laban. Pantay sila. Pareho lamang. To be fair, napakahirap talagang i-close out ng laro na yun para sa Obs Exodus dahil ang daming wave clear dito nung kaliwa nung si Hariel nasa si pangalan nito? Si Leon Ward siya. Ang lakas ng wave clear niyan. Kasama din sila Michi, sila Yanyan, sila ang daming magic damage na lumalabas sa kanila. Kaya mahirap talaga. Ang pick-off din. Ang pick-off potential din yung naging problema dito para sa Omeda White Ravens. Hindi sila makapatay on the side din ng Obs Exodus. Wala kasi kung iisipin mo
It's more on the fact na maaga lang nawalan ng towers dito. Totoo. Yung Meadow White Ravens. Kung pantay lang yung turrets. Not necessarily pantay. Sabihin natin may tier 3 turrets sila. Oo, yun. Habang nangyayari lahat yung mga engagements sila, they could have gone with the comeback. Kung pantay man yung minions. Oo. Yun. Kasi ang nangyayari kanina, lumalaban sila at may napipilitan tumipibak sa base. So, lagi para may kulang. Para lang mag-def. So, ang pinaka nangyayari mga kaibigan is, kapag ka nagkaroon ng ganung mga engagements, dun lagi nagkakaroon ng difference. Laging 4v5. Kanina naging 2v... Well, may namatay na sa kanilang isa. Naging 2v5? Yung laban, 2v3. Tapos dun sila mismo natalo. Kasi parang nawalan na yung damage yung iba. Actually, si... what do you call this? Si Angela din. Oo. Nawalan din, mga kaibigan. Kinulang na ng... anong nawalan taon? Din. Nawalan kinulang din ng fuel. Nawalan din siya ng fuel. Kumbaga nawalan na siya ng firepower. It's not technically... bad matchup pero kasi ayun yung pagkukulang ng mga supports. So dito ba pumapasok yung kaya hindi masyadong pinipick ang mga supports sa MPL? Hindi, well, nakakita tayo ng Diggy. Oo. Na successful kanina. Nakita tayo ng Angela. Oo. And you actually have a lot of supports na pwede pa. We've seen Estes coming back. Certain strategies. Yep. Si Kaya nandiyan din the support pero technically he is a utility support utility tank rather than yung napakahirap support. Naman tanke na talaga yung tingin mo kay Kaya eh, no? Yung dimension niya. Yes. Ibang dimension siya tignan ng mga player. Kasi you can actually use the Kaya as a support, pero hindi siya support items. Technically, tank items pa rin yung kinukuha. May mga ganun talaga na hero. Especially, Diggy din. Ganun din. Full dominance ice agad, para hindi siya mamatay. Mga ganun HP items. Mga ganun. It was a good game. Like, ito yung one of the best games na napanood natin, na pakiramdam natin kaya pabalik rin ng UWR. But still, it is what it is. Obs Exodus, they played that game perfectly. Hindi sila nagmadali. Walang game-breaking clash na natalo sila doon. Well, they got picked off once or twice, but that didn't really hurt them kasi hindi naman natatranslate yon into objectives. Kasi so, win condition din ang usapan dito para sa both sides nito. Na-fulfill ba ng Umedo White Ravens yung win condition lang? Hindi masyado. Nag-defend lang sila, nag-defend pa ulit-ulit. And habang tumatagal, kahit malakas na yung Gleam Ward, hindi na nila matulak into a very powerful position. Yun ang problema doon. So yun na nga mga kaibigan, tama na nating analysis sa game 1. Mag-move on na tayo. Let's head into game 2. Matadala kaya ng Umeda WR to into a game 3? Let's find out mga bestie. And now, draft is on the way. Let us see, Ken, mga kaibigan. Probably gonna go for an Aldo na dito ngayon, mga kaibigan. They're just gonna ban it out. Pero kanina sa kanila yan, ha? Oh, and I think they just don't want it to be used against them, Shemi. Pero medyo, sabi niya, comfortable din naman ako sa ibang hero. Ano ba kayo? Ano ba sinasabi niyan? Hindi lang ako Aldo 1-3. Okay, Claude. Claude is a good ban. Well, technically, that is the slot for a Claude. Kumbaga, isipin nyo, yung first ban ng red side, Claude yan. Kung hindi kayo first pick, Matic, hindi automatic, ka dapat. Ano? Automatic Claude yan. Automatic Claude yan. So, good job here for Weather White Ravens again on the draft. For the meantime, though, susubukan kaya nila yung kanina ulit? I don't think so. Parang nangyayari dito kasi sa banning natin. First slot, you have the first slot. Yep. You have Claude. Third slot and fourth slot. Yun lang siya. Claude. Claude. First slot. Lunok naman. May ano man niya maliit naman masyado si Lunok. Hindi, yung fourth, minsan nabibitawan si Lunok. Minsan inahayaan siya kapag may plano sila mag-health. Pero si ano, Matic to. Si Claude talaga Matic. Okay, semi-semi mga kaibigan, nakakuha niya dito yung Leopard. And that is a good pick coming out from them. Good first pick since dininay na nga yung Alice at yung Lunok. Pwede mang statement game to para sa ano, sa Obs Exodus. Parang kahit hindi niya nagawa yung Exodus, ano, yung... Lame word composition. Susubukan namin, papakita namin sa iyong paano. Pwede. Uh-huh. Pero alam mo, ang strategies kasi sa Mobile Legends, it's the same hyper-aggressive repetition, but with different varieties. Yes, exactly. Parang merong poke na hyper-aggressive, merong hyper-aggressive na dumadive, may hyper-aggressive na parang nasa mid lang kayo, you can poke, you can dive, you can do whatever you want. Pero in the end of the day, pabilisan lang talaga ng income ng gold. Pabilisan lang talaga. Unahan ng items. Tsaka pabilisan kumuha ng XP. Yep. Pabilisan kumuha. Importante yun. Again, whoever gets to level 4 first, usually sila nakaka-first blood.
And kung i-deny mo yung mga buffs, i-deny mo yung jungle camps, mapapansin mo, may malaking diferensya sa level. May malaking diferensya talaga siya. At ayun na nga mga kaibigan, we're just waiting for the picks dito. Nagagawin mga bestie. Medyo solid yung comp ng Exodus ngayon. They have a good front line. Dalawang good front line. And nakagura pick na kanina pa tayo nakikita na nanalo so far. Mm. Except for that last game. Pero of course, Goshen naman, hindi siya na-ban this time around. So, hindi siya na-ban. Magandang picks to. Goshen kanina, medyo hit and miss din eh, no, yung mga dagger. Mali-mali din yung pwesto. So, tingnan ko medyo bago-bago ba yun na yun. Si Kuya Kamatis, mga kaibigan, ay kukuha ng kaya dito. And Burning will go for the Hellcurt. So, it is a good pick against Hariel and Mitch dito. Well, the Goshen and the carry respectively. Ano ba? Matchup ng Martis siya ka Hellcurt? Sino panalo dyan? Most likely, Hellcurt kasi mas mabilis siyang mag-rotate out. Kaya niyang tumakas sa Martis kung gusto niya. Ult lang ako, babay na. Parang ganun. Yeah. Pero syempre, in terms of talagang bakbakan na laban, malupit si Martis kasi ang hirap tamaan ng Deadly Poison Stinger niyan. Ang hirap din, ang hirap niyang i-control pag nagsimula siyang umikot-ikot sa Mortal Coil. Unless ang gawin mo, silence mo siya, patuhan mo agad. Unahan mo. Exactly. Pero kapag ka nangyari yun, sabihin natin nangyari yun. Oo. Wala ka ng pantakas. Kailangan mong pinuting yung Dark Knight Falls. Exactly. Again, takbo lang. Takbo lang. Pwede mo ulitin kung tower push lang talaga habol mo. Pero so far, looks like laban ang gusto ng Ops Exodus dito. Looking at the composition, kaya pick off at level 4 should be a very easy feat kung kasama niya yung Hellcurt with the Petrify. Ako, pararamdam ko dito, they should have gone for the kaya rather than the choke. Totoo yan. Kasi planning nyo pala mag-ano eh. Planning nyo pala mag-carry. Kasi kahit Grok yung hilahin mo, basta nandun si carry dun sa may vicinity. Yeah, kayang-kaya. Carry is a direct counter to a Grok. Kasi hindi ka naman full tank talaga eh. Malakas yung power mo sa early game, pero early on, napakalambot mo din against a carry. The more stacks. HP, more stacks. Stacks na pwede ka mabato, the more times na pwede mo siyang i-burst down, i-burst down. That's true. And technically, kung hindi pa nagamit yung wild charge doon at pakiramdam niya yung buhay niya is mababa na talaga, he will just wild charge away. Yun yung pinaka problema. Kapag nag wild charge away, alam na ng kalaban na wala na silang isang ultimate, wala na silang isang crowd control, so go na sila, mga kaibigan. So tignan natin kung sino ba ang go dito sa second game. Umay the White Ravens versus Obs Exodus. Tignan natin, pasok tayo sa laban. So far, may prediction ka ba dito? May mas gusto ko bang composition dito, Mr. Butters? Pantay. It's all about execution na lang sa akin. Both teams have a plan. Plan ng Ravens dito to go for the carry, to go for the very late game, then just win from there. Obs Exodus, naman on the other side, they just want to do the pick-offs, want to win the team fights with the Kagura and the Grok and just go from there. Basically, it's gonna be save the carry dito sa kanan. Para sa Omedo White Ravens, sa kaliwa naman, kaya ni Sheming mumicro dito sa Laymore na to. Yun ang tanong. Again, pagandahan na lang laban, sabi nga ni Butters. And so far, gold is not gonna be a problem for both of these teams. Medyo kuha muna ng gold sa gilid. Again, it's a gold game, it's an item game. Yan to. Mukhang mapapahay hello lang sa top lane, Sheming. Ano guys, kita ko kayo dyan. So, ingat kayo. Pero top lane, feeling ko ito yung susunod na magiging labanan. Papansin mo kasi kung nasan talaga yung spawn ng susunod na turtle, yun yung nagiging focus. Mm-hmm. Especially pag top lane, mas madali siyang i-isolate sa taas. And nakuha ni Burning yung Crab Queen mo na that's a good big deal item pickup. Gold pickup para sa kanya that will accelerate his uptime or pag online niya dito. Mas maaga. Again, big shout out to Mountain Dew for allowing us to have tournaments like this, MSI. Yes, and MSI as well, syempre. And syempre, MET at sa ating production team at sa Mineski TV. And don't forget to follow the Mineski TV page for the Tagalog stream. Every Monday to Thursday tayo dito for the weeknight showdown. If you want to be, if you want to get updated with everything na nangyayari sa Mineski TV or kung may tournaments pa na mangyayari, just like and follow yung ating page dito. Tama. And turn on notifications rather for more updates. So ayun na nga mga bestie. Yan na. Easy lang kayo dyan. Siyempre, mineski.net din guys. Nandun naman English stream natin. For the meantime though, siyempre, chill lang. Nag-aantay ng level 4. Pare-parehong mga kupunan natin. And so far, lumalamang sa XP at gold ang Obs Exodus. Feeling ko, gusto nilang kumuha agad ng turtle na mabilis. And right now mga kaibigan, it's Mitchie. Just
playing it safe, alam niyang walang tao dun sa may gitna. Oo naman. He knows na probably siya na yung pinakamagiging target dito. Pero ito, siya na nga talaga yung target. Nagpakita siya. No, yari ka ata. Michi, mukhang hahunting ni Burning here. Dark Knight falls. Flicker out muna si Michi. Pero hahabulin pa rin under tower. First blood para sa Obs Exodus. Obs Exodus, mga kaibigan, play that very well. And Ravens dito, they need to protect that carry. Oo, syempre. And again, walang backup eh. So, wala talagang walang malapit na pwedeng bumakap doon, and that's gonna be it. Uy, Buford naman! Naku po, nahila with Divine Judgment. Under tower siya. Pero looks like ang kapalit ng lahat ng aggression na ginagawa ng Obs Exodus dito ay Turtle, of course. Dadali pa rin. Target. Si Buford sumasayaw-sayaw under the tower. Kasama niya ngayon si Curry. Michi. And mukhang makakatakas pa sila. Milo on top lane naman. Nakuha ang Turtle. Although, syempre, pantay, medyo lumamang pa rin ng konti ang gold sa Exodus. Oo, pero dito mga kaibigan, Yomor, they're just getting everything that they want. Slowly but surely, all the crab coins, they're trying to contest it. Nakuha man ng Umeda White Ravens dito yung Turtle. But still, that was almost 2 kills for their side. Although, naudlot yung nangyari kay Cho just because may dumating na carry at nakapagtakbo siya. Tama. And innately, mobile na hero talaga dito mga kaibigan, si Cho. And yeah, with the Shunpo, there's damage reduction. He doesn't even need ultimate para lang makasurvive. Kailangan lang yung sumayaw ng Jeet Kune Do and Shunpo. And usually, syempre may reset din naman yung Jeet Kune Do ng Shunpo. So kaya mabilisan talaga gumalaw si Mr. Cho. Lalo pag may ultimate ka, makakapag-wave the dragon ka palayo. Kung sakali, pwede mo sakyan yung target mo. Mm-hmm. So, of course, uy! Off camera kill doon sa bottom lane. Hindi yata inaasahan na mamamatay pala bigla si Michi dito kay Shemi. Maganda yung ginagawa ni Shemi dito, just knowing the potential of his hero. Yep, Bloodlust Axe completed already. Yan yun, sinalo lahat ng Deadly Poison Stingers. Umedo at Ravens, babawi daw, Hariel. Pasok na pasok ang mga balisong, laban kay Burning! He goes down to the Akai, and here's the next follow-up though. Pero ito, yan yun mga kaibigan, they're just being very, very careful sa lahat ng ginagawa nila ngayon. Pero ang pinakakailangan natin tignan dito is si Semi. Si Semi yung nakakuha ng pick-offs, he knows when to use his skills. Hindi nasasayang yung kanyang uptime dito. Kumbaga, hindi na siya nagma-farm, nakakuha dun siya ng pitas. And on the important heroes, like Carrie. Exactly. Na alam niyo naman, dapat siya yung rage. Kung sakaling farm-farm lang laban, pero syempre, Semi, kinakaya niya. Kinakaya-kaya lang niya si Kari. Kahit kayo sabihin mong ganun yung mangyari, magdadash siya, tapos tumawag niya si Barbiel. Yep. Tapos may dash siya uli doon. Reset, no? Oh, reset. Oh. Pwede mong gawin yun. And at the same time, kung ranged ka, yung first skill, mga kaibigan, ng ating Lyomar dito, yung momentum. Yung momentum, yep. Yung tuhog technique. Tuhog technique. Eh, malayo-layo din yun. Totoo yan. Again, malayo mga distance material. Especially kung wala namang backup si Michi dito sa bottom lane. For the meantime though, looks like doon ang tutok ng Exodus ngayon habang ipinapaligiran nila ang Gongpa. And of course, meaning for the meantime, wala si Buford dito, wala si Kari, so it should be easy kill. Naku po, eto na mga kaibigan, napalaban nila sila yan. Yen suit na ata mga kaibigan si Hatch dito. And they will use the Hurricane Dance. May 1,000-pounder ba nalalabas dito? Can he get out? No, he can't. Nope, double kill already for the Grok dahil doon. And again, not just the Turtle, they get 2 kills. Gold lead ngayon, nasa 2,000 mark na. Mukhang gusto pa nilang kumuha ng iba pa. And Obs Exodus, on the other hand, is just, you know, they're just being very assertive sa lahat ng ginagawa nila. Alam nila kung anong timing nila, alam nila kung kailan yung power spike nila. Just putting the health card on the places na pwede siya makapag-farm, makuha niya, ma-amplify niya yung damage niya. Yeah, again, yung health card na to, hindi pa masyadong sumasali sa mga laban. Mm-hmm. Pero looks like kayang-kaya na yung pumaslang sa lagay na to. Kumpleto sa buff, kumpleto sa gold, Deadly Poison Stingers, may crab coin pa siya, so non-stop ang pasok ng gold para sa assassin na player na to. And yan mga kaibigan, lumalaban na sila. Ang Umeda White Ravens, hindi sila gaano bago sa atin. Naglaro din ng MPL tong mga to. Yep, oo naman. And of course, Obs Exodus, ang dami talaga na throw up sa Obs. Syempre, shoutout sa lahat na Obs supporters dyan. Pakaramdam ko, next MPL, 15-19. Joke lang, parang antagal na nun. Antagal nun, pare. Antagal single na elims na yun. Pero kasi ang daming team. Yung ang dami no limit, tignan mo yung no limit, hindi man sila nakapasok, pero palag-palag pa din. Kasi hindi lang palag-palag, durog nga mangyayari, di ba? So, 15 na ata, hindi talaga ko, next time. Pagkakataon lang, siguro swertihan na lang sa sa bracket. Kailangan naman talaga sa tournament yun eh, yung kahit pa paano may swerte ka. Oo. Kung sino yung mga kalaban mo, kung maganda ba yung
posisyon, kung may momentum ka ba. Kasi hindi mo naman din alam kung kunyari, sabihin natin, yung turtle nandun sa bottom side nag-spawn, tapos lahat kayo nasa top. Ibig sabihin, certain advantage na agad yung mga kalaban nyo. So, speaking of advantage, look at that. Napasama si Kamati, sumusubok. Humugot ng Gushion pero looks like a sacrificial tupa muna siya doon para makuha ng team niya yung turret sa baba. Mm-hmm. And let's see kung anong plano ng Umeda White Ravens dito. They're just, sorry about that. Sinasayawan lang. Medyo nagkakasayawan lang talaga sila dito eh. Oh, for the meantime, Umeda White Ravens, talagang defensive muna. Tulad nung unang laro, nung pinapataba nila yung kanilang Leomord. For the meantime though, looks like Obs Exodus, free farm na naman. Nako po, eto na naman tayo mga kaibigan. Yung team na may malakas na carry, especially kay Shemi, dito sa Lemur to is nakakuha ng gold non-stop. Si Michi naman, sumusubok lang kumuha ng jungle camps. Oh, sumusubok lang talaga sila dito. And Obs Exodus, they're just being patient sa lahat ng gagawin nila. And ito, patience sa virtue mga kaibigan. And sometimes, patience pays off, yes. But that time it won't. Yes, dahil syempre nagamit lahat ng battle spell, lahat ng skills na pwedeng gamitin para lang makatakas, pero of course turret will still fall on the top lane. Mid lane na ang susunod na target ng mga tropa sa pula ay sa blue, and it's gonna be an easy kill. I think si Ken may block off lang niya yan using the guardian barrier, and it should be a safe kill, although they go for Kamatis. And the way of the dragon will take that guy down. Si Kamatis, mga kaibigan, medyo napalaban dito. Concentrated energy for Hariel. And they take every outer tower, mga kaibigan, for the side of Umeda White Ravens dito. Yep. And Umeda White Ravens, will they go for the contest? This is a free lord if they don't. Medyo malayo ata sila. Masyado mabilis yung damage output na ginagawa dito, mga kaibigan, Obs Exodus. And that is going to be a free lord. Yep. Saan pupunta to? Probably pantay-pantay. Tingin ko din. And I think mid probably. Probably mid or top. Dalawa lang yan. So, antayin natin yung mga kaibigan. For the meantime doon, naghahandaan na ulit ang Obs Exodus para sa susunod ng labanan. Sinset-up na nila yung creep sa mid lane. Yung bottom lane din, I think tatakbo naman ulit dun si Helker. Tapos, babackup na lang siya kung sakaling magkaroon ng laban using Dark Light Falls. And feeling ko, habang tumatagal, again, mas nahihirapan sila. Mid lane ang magiging labanan, mga kaibigan. Piniprep pa rin. Obs Exodus yung top lane para kung sakaling pwede nilang isabay, no? Doon sa laban ng Lord, yung minions, para makapush kung sakaling. Alam din naman nila na hindi nila mapaprotektahan yung Lord na yan, eh. Oo. They know that and they're just gonna ride the momentum na parang, okay, sige, yung Lord nasa gitna, hindi naman. Pero actually, paprotektahan nila dito. Sige ko, kaya din kaya. Dito, eh. Eh, pinipilit ata nila dito, mga kaibigan. Tinitignan lang nila siguro, they're trying to gauge up kung ano mangyayari, mga kaibigan. And right now, the Lord is near the tower. Yes. Pinapatay mo na lahat ng creeps dito. And look at the damage going out to the Lord side, mga kaibigan. Tutumba na siya dito na walang nagawa yung Obs Exodus. Yep. Level 1 Lord should be easy peasy for the meantime for Umeda White Ravens. Pero syempre, sinusubukan din ng Obs Exodus na i-push yung bottom lane tsaka top lane mo. Nangyari yun. And because of that, mag-aabangan na naman to, Butters. Mag-aabangan naman sila level 2 Lord para tumagal-tagal naman. Naku, si Sapno, tinawag niyo mahina si Pakbates. Ano ba yan? Naku po! Easy ka lang dyan. Easy naman, Mr. Billy Alfonso. Shoutout, ref. Pinapanood niya ang mga Obs Exodus na ano. Tingnan natin kung may magsiseminar ba daw. Pero for the meantime, feeling ko okay naman yung labanan nila. Okay naman yung takbo ng Obs Exodus. Stable naman, kontrolado ang mapa. Medyo mas matagal kesa what we usually see sa MPL. Pero so far, balance lang. Oo, at Blade of Despair, mga kaibigan, nakakuha ni Semi-Semi dito. Of course. And this is going to be a drawn-out match na naman pakiramdam ko. Oo, kasi again, madami ding wave clear ang Umeda White Ravens. Kayang-kayang mag-clear ni Hariel dun sa okay. Lucian niya. So, checklist-wise for the side of Obs Exodus, mga kaibigan, hindi na nila binibigyan ng space dito yung carry na lumabas ng base nila. Totoo yan. So, jungle gold is now out of the question and they have to funnel everything to Michi. Ibig sabihin, pag finunnel nila lahat yon, nawawalan din ng gold yung ibang members dito aside ng Umeda White Ravens. Yeah, sasalo ka lang ng minions. Hirap ka pang sumalo dahil pwede ka pang ma-pick off kung sakaling nandun yung ano, yung Obs Exodus, diba? So, Michi, hirap na hirap ngayon kumuha ng gold. Again, I wonder if they can make a pick off there. That's a big question. And of course, galit na galit ang Obs Exodus. Wala kayong makukuhang buff. Lahat sa amin. Lahat sa amin yan. And right now, look at this, mga kaibigan. All the lanes is pushing towards the Umeda White Raven side. Yep. Lord is gonna be up in 1 minute though. So,
baka intay na lang ulit ng Obis Exodus yun. Magkamali lang ng isa ng Omega White Ravens dito, hindi na kailangan yung Lord. Magkamali lang sila ng isa dito. May ano, may uuwi ng luhaan, you know? Nakita nila, ang ganda na ginawa ng Omega White Ravens dito, nakita nila yung lima sa baba. Pero ito dito na! Mga kaibigan, alam nila kulang to. They're trying to fight Yachi dito, mga kaibigan, will catch out Ken. Ken is just way too tanky. Hellcurt, mga kaibigan, will catch out to Martis. Pero Linus, ito na yung pagkakamali na nakikita natin, mga kaibigan. Hindi na ata kailangan yung Lord, pero nagtatakbuhan na sila dito. Templar trying to go for the kill. Pero grabe si Semi-Semi dito, mga kaibigan, trying to go for the dash. Pero hindi niya matatapos yung clash na yon, mga kaibigan. Yep. Pero the towers are vulnerable. The towers are open for the taking, mga kaibigan. Tingnan natin dito kung may magagawa si Kari. Hinuli si Buford, mga kaibigan. Buford dito, he will just run away with the Shunpo. Yep, and looks like yun na nga sinasabi mo, hindi na kailangan Lord, kayang-kaya nilang tumira ng turret dyan. Basta mali ng position. And looks like Michi, again, kulang na kulang pa rin sa, ano, sa damage output. Wala pa rin, akit masyado. So kailangan pa nila mag-antay na naman ng susunod na batch. Eh, ang Obsexus man, gusto nilang tapusin ang labanan. Kailangan nila tapusin yan. Feeling ko kasi din. Kasi yun talaga yung pinaka, ano eh, yun talaga yung pinaka essence ng lineup, mga kaibigan. Nope, nope. Nakita natin yung essence ng pinaka lineup dito ng Omega White Ravens. They want to take this game into the late game. Kasi kahit pa paano, pina-fun nila yung goal dito papunta kay Michi, nakakapag-scale pa rin naman siya. Although, at the expense of Yanyan and the others, si Hakiel din, mawawalan din siya dito ng bigayan. Tingin ko din. Pero kahit pa paano, alam mo yon, you have one damage dealer na you can depend on. Exactly. But then again, is it gonna be enough? Yun ang tanong. Kasi Umedo White Ravens right now, mukhang mapapasama naman si Yak dito sa baba. Naka-spot niya na kumuha pa lang Lord ang Obs. I think they will go for the dive. Here comes Buford though. He goes for Shemi. And looks like wala siyang gustong sipain. Ang lalim ni Buford dito. Wala naman siya nasipa. Talagang ano lang, tamang trip lang, mga kaibigan. Bakit mo ka pumasok? Trip ko lang. Paano mo nasabi? Pero Templar dito, mga kaibigan, will just run away. Yan yan, nasa gitna siya ng lahat dito. Falling very, very low. Buford with the immortality. I don't really think that he can get out. Natumban nila, mga kaibigan, yung Lord. And Kamatis. Nagkaulihan. And that is okay. It, mga kaibigan. This is going to be a 2-0. Going to the side of Obs Exodus. If Mitchie is gonna go down, wala nang de-depensa. Of course, hindi na makakatakas yan. Kompletong-kompleto sa CC. Kompletos Regados. At yun na, dun magtatawas ang istorya ng Omega White Ravens for the meantime. And they go for the throw. It's an easy 2-0 for Obs Exodus. And grabe, mga kaibigan, Obs Exodus just winning that game. Convincingly that their assertiveness, they know what to do. Yung domination na ginawa nila is just because they're on the same page. Yes, yun yung pinaka nangyari sa kanila. As in, aside from the superhero antics nitong si Shemi dito, and ni Burning on the Hellcurt, overall team play, kompleto ang Obs Exodus. Hindi mo mapap, walang butas sa kalasag nila ngayon. Walang butas sa kalasag. For the side, mga kaibigan nila Hariel dito, they tried. I think yung show pick nila hindi gumana. Tignan mo yung show nila dito. Yeah. 1-1-1. Medyo so, ano yun? Hindi ka namatay. Pero wala ka din ginawa. Pero wala ka din ginawa. So, ibig sabihin, nasa gitna ka lang. Tamang normie ka lang doon. Again, ang daming sana ng pagkakataon din na nakita na pwede sigurong kumuha ng play si Buford. Pero maybe yung call is hindi kompleto or talagang hindi lang sila confident sa gagawin nila. Mm. And 0% tower damage ba ang nakita ko? Walang yellow sa Umedo White Ravens? Wala naka-damage ng tower sa kanila. Wow. Talagang tamang ano lang sila doon. Tamang timang lang sila doon sa may pagpapatay ng hero. Complete domination again by Obs Exodus. Good game. Well played. And I think that will be it. That will conclude today's Mobile Legends Bang Bang Week Night Showdown. At ayun na nga, mga kaibigan, I do think that this is the end of the first week ng ating weeknight showdown. Syempre, meron pa tayo next week and the following weeks. Yep. Tingnan natin, mga kaibigan, kung sino pa yung mga team na aabangan natin dito. At ayun